Okay guys, welcome back po sa ating channel, Kuya G Technology. Ayan, ito na siya guys. Ito na yung napaklase natin na board sa isang inverter refrigerator. Ayan, so kung mapapansin natin, so malinis na malinis pa naman yung mga pyesa niya. So walang bakas na pinakalawang. Maliban lamang dito banda sa may connection ng ito siya, connection ng compressor. So dahil medyo mabigat yung load dito, so parang may baka siya na mainit siya. Yan, pero sa tingin ko guys, yan, so okay lang naman. Wala namang problema kahit yan, ito yung kanyang sitwasyon. So gagawin natin ngayon is troubleshoot natin siya. So sundan niyo ako guys kung paano natin siya i-troubleshoot para malaman natin kung bakit ba walang power. Ayan, so total shutdown yung unit, walang power. So try natin i-check kung nandito ba yung dahilan. Ayan, so una natin gawin kapag ka mga ganitong electronics. Ayan, so kung mapapansin nyo, so meron siyang malaking kapasitor, filter kapasitor. Ayan, so yung value niya is 180 microfarad over 450 volts. So talagang mataas siya. So gagawin natin guys ay discharge muna natin tong filter kapasitor na ito. Ito malaki kasi ito yung kadalasan naninira ng tester. Ayan, so paano ba natin i-discharge? So kung meron tayong meron kayong soldering iron, so yun na lang ang gagamitin nyo. So i-short natin yung ayan, para po ma-discharge yung power na na-store dito sa kapasitor, para maiwasan natin na masira, maputol yung fuse ng ating mga tester. So okay na. And then next natin gagawin guys, ayan, so paano ba natin i-troubleshoot? So sa pag-trouble nito guys, magsisimula tayo dito. Ayan, so analyze muna natin yung board. Ayan, so kung makikita natin dito, nakasaksak yung EC natin na 220. So kung titignan natin dito sa likod, ayan, so ito yung kanyang primary supply. So from EC, ayan, dito nakasaksak yung EC, so dumaan siya ng mga pyesa, and then patungo siya dito sa bridge type diode. Yan, ito siya. So yung EC ay nagpunta dito sa bridge type diode bago siya lumabas dito sa kapasitor. Yan, so una-unang gawin guys kapag ka ganitong sitwasyon na walang power, gagawin yung mga kajetek is tetrace up yung shorted kung meron man. Dahil shorted lang po ang dahilan kung bakit nagdadrop yung mga boltahe, kaya nawala yung power ng isang board, or possibly din naputol yung mga fuse. Ayan, so kung titignan natin tong board na to, so meron siyang dalawang fuse dito sa EC, and then meron din siyang fuse dito sa bandang DC. Ayan, so check muna natin. So kung napanood nyo yung previous video ko, nabanggit ko dun na kapag inverter board na unit yung tinistira natin sa mail plug, dapat walang reading. So kung ito yung EC in nya, dapat walang reading to mga kajetek, kasi kapag may reading to, so ibig sabihin shorted siya. So unlike sa mga non-inverter na kailangan yung mail plug pag tinistira natin, ay papalo talaga yung tester. So kung papalo yung tester sa non-inverter na unit, ibig sabihin buo yung compressor o buo yung unit. Pero sa non-inverter, kapag may continuity yung line 1 at line 2 na terminal dito, so may posibilidad na short yung board, o may parts dito sa board na nagsushort. Ayan, so try natin siyang kuna ng continuity. Ayan, so gamit lang tayo nitong analog tester natin. And then set lang natin siya dito sa X10 times 10. Ayan. Then kukunan natin ng continuity. Ayan, test muna natin yung tester natin. Ayan. So test muna natin yung tester natin kung
May continuity ba? Ayan. Ayan, so para makita. Okay. So, try natin i-check yung ano, yung ECN niya dito. Ayan. So, meron siyang konting palo mga ka-Jetek. Pero kung mapapansin nyo, totally zero talaga siya. Ayan, so babalik ka rin natin. Ayan, so ibig sabihin, kung hindi putol ang fuse dito, ayan, so walang short ang primary supply niya. Ayan, so try natin i-check yung fuse. Ayan, so buo itong isang fuse. And then ito namang isa. Ayan. So, buo rin itong isang fuse. At saka walang short dito sa ECN niya. So, ibig sabihin guys, itong primary supply natin, banda dito. Ayan. Dito dumaan yung primary supply. Ayan. So, ibig sabihin, walang short yung primary supply natin. So, ito yung kanyang primary supply. Ayan. So, patungo siya dito sa bridge step diode. Now, check naman natin itong ano, bridge step diode. So, sa pag-tester ng bridge step diode mga ka-Jetek, so, kung mapapansin nyo, ayan, meron siyang sign. So, ito siya. Ito yung bridge step diode natin. So, meron siyang sign dito. Ayan. So, meron siyang apat na paa. So, yung sign dito sa gitna, itong dalawa sa gitna, kung mapapansin nyo, ayan. So, may sign siya na easy. Ito. And then, itong dalawa naman sa kabilang gilid, ayan. So, meron siyang sign na negative. Meron din siyang sign na positive. So, ibig sabihin, ito yung out niya. Ito yung out ng DC supply natin. Negative at saka positive. At dito naman, pumasok yung EC natin. Now, paano natin malalaman na sira yung bridge step diode? So, ganito lang siya mga ka-Jetek. Ayan. So, paano ba to? Medyo maliwanag. Ayan. So, dapat yung EC in natin sa bridge step diode, which is ito siya, dapat walang reading to. Ayan. So, kung magpapansin nyo, kumalo siyang ng konti dahil mayroong mga maliliit na kapasitor dito. Pero talagang nagsisiro siya. Ayan. So, wala talagang reading yung tester natin. Ibig sabihin, ayan. So, sa pag-tester nito mga ka-Jetek, kailangan pong baliktarin natin. Kapag may reading tong sa ECN, pagbaliktad natin, ayan, so, effective yung bridge type diode natin. Now, ang kaibahan naman sa DC out niya, so ito yung kanyang negative. Ayan, ito yung kanyang negative at ito naman yung kanyang positive. So, kailangan mga ka-Jetek na yung tester natin, ayan, itong pula ay positive. So, dito natin ilagay sa positive. Ayan, paano ba to? Ayan. So, dito natin ilagay sa positive. So, dapat may reading siya. So, kung walang reading, defective yung bridge type diode natin. Ayan. Yun. So, may reading yung diode natin. So, ibig sabihin, buo yung diode. Kung pagbaliktad natin dito, ay wala siyang reading. Pero kung may reading siya, pag binaliktad natin yung test prod natin, so, defective na rin yung diode niya. Ayan. So, pumalo siya ng konti dahil may kapasitor siya. So, walang reading siya, guys. So, ibig sabihin, ayan. So, meron siyang reading. And then, dito, ayan, so wala siyang reading. So, pumalo siya pero nagbalik siya sa zero. Ibig sabihin nito ay buo yung diode natin. Now, hahanapin natin ngayon kung bakit ba walang power yung ating board. So, kung walang power yung ating board, so ibig sabihin, may open siya. So, isa pa hindi natin na-check mga ka-Jetek ay itong isang fuse. So, huwag natin kalimutang i-test itong isang fuse. Ayan. Parang wala siya mga ka-Jetek. So, wala talaga siya mga ka-Jetek.
So malaki yung posibilidad open yung fuse kaya walang power yung board natin. Kasi kung titignan natin, ayan. So try natin tignan yung circuit niya. Yun. So ito yung connection ng fuse. So mula dito, nag-bypass siya sa fuse. And then yung fuse, ito yung nagsusupply dito. Ayan. Dito nagsusupply sa, kung titignan natin, ayan. Itong kanyang chop transformer or chopper transformer. So ito yung sinusuplayan ng fuse na ito. So kung walang supply na galing dito dahil putol yung fuse, so malaki yung posibilidad na walang power yung secondary supply natin. Ayan. So kung mapapansin nyo, itong portion na may chopper transformer, so ito yung kanyang voltage regulator. So kung titignan natin, ayan, ito siya. Ito yung kanyang regulator IC. So kung walang power mula dito sa fuse dahil putol ang fuse, so walang mare-regulate si IC at walang machachap na voltage si chopper transformer. So pagka daan niya dito, so dahil ito yung dinadaanan ng supply ng ating ano system IC na nagko-command dito sa pag-andar ng compressor. Ayan, ito yung system IC na nagko-command sa pag-andar ng compressor. Ayan, ito yung connection ng compressor. So walang power na papasok dito, guys. Dahil po putol yung fuse natin. And then walang ma-regulate na voltahe para ipapasok dito sa system IC natin na siyang pinaka main processor para umandar yung compressor natin. Ayan. So gagawin natin, guys. Babaklasin natin tong fuse. Ayan. Okay, so kakalasin muna natin to, guys. Tong kanyang fuse. Ayan, so natanggal na natin siya, guys. So ayusin na lang natin tong kanyang pagkainan. Kaya makita yung butas. Ayan. Ayan, so nakalas na natin yung kanyang fuse, guys. And then para makasure tayo, so try natin siyang testiran ulit na nakalas na siya dito sa board. Ayan, so test muna natin yung tester natin. Ayan, so wala talaga, guys. So walang continuity yung fuse. Ibig sabihin ay putol lang fuse na ito. Ayan, so kailangan natin magpalit ng panibagong fuse. So ang problema, guys, wala akong nabili na ano, ganitong fuse, yung may paasya dito sa gilid. And so fabricate na lang tayo ng ano. So meron akong nabili dito ng glass fuse, ito siya. Papabricate na lang natin, lagyan natin siya ng paa para mainang natin siya dito sa board. Hey.
Okay, so gumawa na tayo ng improvised na fuse. So siya. Yan, so ang ginawa natin, so gumamit na lang tayo ng paa ng resistor para malagyan natin ng paa itong fuse natin. Yan, so inang na lang natin to siya dito sa board. Yan. Okay guys, so ito na siya. Voltage check na natin siya para malaman natin kung may power na yung board natin dahil na palitan na natin siya ng panibagong fuse. Kakabitan na lang natin siya. So meron ako ginawa dito na improvised na connector. And then kabit natin siya dito sa EC in niya. Yan. And then plug natin siya at susukatin natin kung meron na bang pumasok na boltahe. So dito banda sa may kapasitor na malaki, ito siya. So usually yung lumalabas na boltahe dito ay 200 plus to 300. Ayan. And then gamit na lang tayo ng ayan, digital tester. So set natin siya sa sa 1000 volts DC. Dahil di natin alam kung ilan yung boltahe na lalabas dito. Ayan. So, try na natin siyang i-plug. And then, susukatan natin yung boltahe niya dito. So, dito natin siya titestiran sa out ng fuse para malaman din natin na okay yung fuse natin. So, ito yung kung i-trace up natin to, ayan. So, ito yung kanyang ito yung positive. Ayan, itong may fuse, ito yung positive. And then, itong kabila, ito naman yung negative. Yan. So kung mapuputol ulit yung fuse niya, ibig sabihin shorted yung board. Pero kung hindi siya maputol, ayan. So meron tayong boltahe na ma-reading. Yan, so plug muna natin. Okay. And then try natin i-measure. Ayan, kita ba yung tester? Ayan. So ito yung positive probe natin. So lagay natin siya dito. Yan. So ito na yung out ng fuse. And then susukatan natin itong kabila. Ito yung negative niya. Yan. So kung mapapansin nyo guys, may output na po tayo. Yan. 287, 288. Yan. And then try din natin i-check yung sa sa kanyang supply para sa secondary supply. Ayan, ito siya. So, meron siyang 5 volts. Ayan. 5 volts na supply. And then, itong isa. Ayan, so merong 12 volts. So, ito 12 volts. And then, dito. Ayan, so mayroon tayong 5 volts na supply. And then dito sa malapit sa sa kapasitor, dito sa may bridge type diode, so ang supply niya, ito yung supply para sa compressor. Ayan. So kung makikita nyo, mataas yung voltahe niya. Nasa 287 volts DC po yung supply ng compressor natin. Ayan, so okay na to mga kajetik. So, try na lang natin siyang ikabit dun sa unit para matesting natin kung aandar na ba yung unit natin. So, ito na siya guys. Kakabit na natin to dito sa unit para matesting natin kung yung ginawa natin na pagpalit ng fuse, yun lang ba talaga yung problema. Kung aandar na ba itong kanyang compressor or itong kanyang makina. Yan, so, kabit muna natin siya guys. Thank you.
guys, so naikabit na natin yung ano, yung board. So try na lang natin siyang pandarin. Ayan, so para malaman natin na umandar yung kanyang makina. Tulad ng ginawa natin sa unang video, ayan, lalagyan natin siya ng clameter and then set natin siya sa ano, sa is amperahe. Ayan. And then try natin siyang i-plug. Ayan. So kung mapapansin nyo guys, umandar na yung unit natin. So meron siyang current. At saka mapifeel ko na guys na umandar siya. So successful yung ginawa natin. Yung pag-replace lang natin ng fuse, nagawa natin na pagganahin ulit yung inverter board. Ayan, so ang problema na lang dito, dahil gumana na yung unit natin. Ayan, so sa tingin ko kulang ng ano, karga ito mga ka-JTEC. Kasi yung rated current nya, ayan, so kung makikita natin dito, nasa 1 ampere. So kung titignan natin yung nare-reading ng clameter natin, so nasa 0.2 lang. Ibig sabihin nito ay wala itong karga. So posible na may leaking siya. Pero wala nang problema, hindi naman yun talaga yung topic na pinapakita natin dito. So ang pinapakita natin dito is kung paano natin ginawa, paano natin ni-repair yung inverter board para gumana yung unit. So dahil po scrap ito, so kaya pala ano, hindi na umandar yung unit tapos leaking pa. So kung mapapansin nyo, meron na siyang access valve. So ibig sabihin nito ay dumaan na siya sa system reprocess. Yan, so try na lang natin tingnan dito sa loob. So papakita ko sa inyo. Ayan, ito siya. So kung mapapansin nyo, ayan, focus mo dito. So may hangin na po na lumalabas. At maririnig na natin yung andar ng blower niya. Ayan, so ibig sabihin, nagkakaroon na ng power ang unit dahil sa ginawa natin na pagpalit ng fuse. And then, ayan, so kung makikita natin, so nagkailaw na siya. May power na yung unit. So, okay na. So, next problem na lang natin ito ay walang karga yung refrigerator na ito. Ayan, so posible na may leak siya. So, abangan nyo na lang yung pag-repair natin dito, yung pagkarga natin ng refrigerant, paano yung proseso sa pagkarga ng Freon. Ayan, so sa ngayon, ito lang muna yung ipakita ko sa inyo kung paano natin na-repair yung inverter board ng isang inverter refrigerator. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so subscribe na kayo at i-click yung notification bell para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong uploads na video. Ayan, so maraming salamat po sa inyong panonood.